Kung nagpakasal kayo sa ibang bansa at nais ninyong magpa-divorce, narito ang inyong alas sa batas. Magandang araw mga kakampi. Attorney Chel Diok na po. May tanong si Alice sa ating free legal help desk. Ako po si Alice. Nag-asawa ako ng Japanese. Doon po kami nagsimula ng buhay namin mag-asawa. Pero kalaunan, sa mga ginagawa niya ay narealize ko po na talagang hindi siya yung tamang tao para sa akin. Nag-file po ako ng divorce doon, tapos nag-grant naman ng korte doon. Ngayon, nakabalik na ako ng Pilipinas. Hindi pa rin po ako nawawala ng pag-asa na mahanap ang tamang tao para sa akin. Ngayon po, pwede ba akong ikasal ulit dito sa Pilipinas? Salamat sa tanong na yan, Alice, at salamat din sa lahat ng mga subscribers natin sa iba't ibang social media platforms. Mag-like at mag-subscribe pa kayo for more legal advice. In general, sa batas natin sa Pilipinas ay wala pang divorce. Gayunman, ang sitwasyon ni Alice ay pasok sa maituturing na exception dito. At ito ay nakasaad sa Article 26 ng Family Code. Basahin natin ito. Ibig sabihin, kung ang Pilipino ay kinasal sa ibang bansa, basta valid yon sa batas ng bansa na yon, kinikilala rin ito sa Pilipinas. At may karugtong pa ito. Basahin natin. Ibig sabihin, kung ang mag-asawa ay isang Pilipino at isang foreigner o tinatawag natin na mixed marriage at nagkaroon ng divorce abroad alinsunod sa batas ng bansa na yon, dapat kilalanin rin ng batas ng Pilipinas na diborsyado na ang Pilipino at malaya ng muling magpakasal dito. Isinama ang exception na yan sa ating Family Code para maiwasan yung sitwasyon na yung foreigner ay tinuturing na diborsyado sa kanyang bansa at pwede nang may bago ng asawa, pero yung Pilipino sa batas natin ay married pa rin. Kung walang ganitong exception ay talagang kawawa naman ang Pilipino. Dati, stricto ang requirements ng courts natin para mag-apply ang exception na ito. Dapat ang divorce abroad ay initiated by the foreigner. Dati, kung ang Pilipino ang nag-initiate ng divorce abroad, ay hindi pa rin ina-apply itong exception. Pero noong 2018, nagkaroon ng isang desisyon ang ating Korte Suprema, Republic versus Manalo, na nirelax ng Supreme Court ang requirement na ito. Wala namang kasing diferensya, di ba, kung sino ang nag-initiate ng divorce, basta't nag-grant ito dahil pareho pa rin naman ang epekto. Dahil dito, Alice, ay applicable ang exception na yan sa inyong sitwasyon. Since nag-grant ang inyong divorce sa Japanese national, dapat kilalanin ng Pilipinas na ikaw ay single na muli at pwede na mag-asawa muli sa Pilipinas. Patungkol naman sa proseso, kailangan mag-file sa court ng isang petition for recognition of foreign judgment para formal na ma-recognize ang inyong foreign divorce dito sa Pilipinas. Sa kasong ito, kailangan ipresenta at patunayan ang batas ng bansang pinagmulan ng foreigner kung saan naganap ang divorce at na ang foreign divorce ay lehitimong naganap alinsunod sa kanilang batas. Magagawa ito sa pamamagitan ng pag-present ng official records. Muli, salamat sa inyong tanong, Alice, at good luck sa inyo. Sabi nga ni Maya Angelou, have enough courage to trust love one more time and always one more time. Kung kayo ay may problema o may gustong malaman tungkol sa batas, maaaring kumonsulta sa ating free legal help desk website. Pumunta lamang sa www.cheldiokno.com. Laging tandaan, ang kaalaman ay ating alas sa batas. Tuloy-tuloy po ang ating pag-vlog para sa kaalaman at kapakanan ng lahat. Please like and subscribe mga kakampi para sa inyo itong channel na ito.